Hello guys, good day sa inyo. Welcome sa aking channel. Okay guys, today ay magkakabit tayo ng extrang ilaw sa kanyang motorcycle. Ang kanyang motorcycle guys, yung headlight niya, no? Totally dead spot na siya. So, kailangan lang niya magkaroon ng ilaw kasi madilim sa gabi. Gusto lang niyang ipa-separate. Okay guys? So, replacement na talaga yung kanyang headlight na case. So, gusto lang niya magkaroon ng isa pang ilaw na extra. So, yung case na to guys ay sira-sira na, no? Yung case ng kanyang headlight. So, lalagyan natin niya ng separate na ilaw. Yan, meron siyang nilagay na isang ilaw, oh. So, hindi na gumagana yan guys, no? Kukonnect na lang natin sa switch. So, ito yung tornilyo guys, no? Okay, buksan natin yan guys. Ayan. Binuksan ko na guys, no? Diyan natin nahanapin yung source. Okay. Ayan yung kanyang wiring ng headlight. Chinect ko na yan guys, wala talaga. Okay, pati yung case ng kanyang head. Sira-sira na. Yung battery naman niya guys, tingnan natin. Ayan guys, buksan natin. Tingnan nyo naman guys, sobrang asin. Ayan, ang daming asin sa kanyang terminal. So totally guys, wala na yan, no? Sira na talaga. Okay, kailangan. Ayan, guys, gumamit ako tester guys, wala talaga, sira na talaga siya. So kailangan natin kumuha ng source doon sa running light. Ibig sabihin, kukuha tayo doon sa light coil, doon sa rectifier tayo kukuha. Ayan, dito tayo guys, maghahanap tayo ng ano. So unahin natin yung switch kung saan natin ilalagay guys, no? Dito ko napiling ilagay yung switch. Ayan, dyan sa part na yan, kasi sira na rin yung kanyang ano, eh. Temporary lang naman yan, hanggang dito siya nakakabili. Dyan natin ilalagay yung switch. Lagay na natin guys, no? Ayan, pinower ko na guys para mabilis lang. So, ayan yung switch. Diyan ko nilagay. Maghahanap tayo ng source ngayon guys, no? Gamit ang ating test bulb. Okay guys, ito. Kailangan naka-under yung motor guys, no? Para sa paghahanap ng supply ng ating extra ilaw. Gamit ang running light. Ayan, ilaw guys, ayan. So, diyan natin kukunik yung ating switch. Tapos, yung ating ilaw. Okay guys, dyan natin ilalagay itong ilaw na to. Ikabit muna natin yung bracket. Ayan guys. Ayan, ikabit ko na. Ilalagay na natin yung ating ilaw. Okay guys. Ayan, ilagay ko na guys. No, hindi ko na pinakita sa inyo guys. Bibigyan ko na lang kayo ng diagram para mas madali nyo makuha. Okay guys, ayan. Okay na. Isinama ko na rin yung isa guys. Kasi wala na rin connection yun. So, sinama ko na lang din sa switch para mapakinabangan pa rin niya kahit papano. Okay, guys. Ganun lang kadali maglagay, no? Pagka wala kayong battery, pwede kayong maglagay sa running light. So, kahit mga tatlo hanggang dalawang ilaw lang, basta LED. Huwag lang yung, ano, yung stock na bulb niya, no? Malakas kasi sa kuryente yun, guys. Okay, guys, mag-iwan ako ng diagram dito, no? Para mas madali nyo makuha yung wiring kasi hindi ko na binuksan yung mga playerings, no? Para hindi ako mahirapan, gumamit na lang ako ng test bulb. So, mag-iwan ako ng diagram dyan sa huli ng video para yan ang tingnan nyo at yun lang din naman ang aking ginawa, guys. So, okay na tong ilaw na to. Yan, okay na siya. So, okay na, hindi naman nagbi-blink. Eh, basta medyo mataas lang yung menor. At least may ilaw siya kaysa wala. Ayan. So guys, hanggang dito na lang ang ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. And God bless sa inyo. Okay guys.